Magandang hapon po sa ating lahat. Atin pong basahin ang nakasulat sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12. Atin po siyang basahin sa AMP version verse 11. But as for you, O man of God, flee from these things. Aim at and pursue righteousness, true goodness, moral conformity to the character of God, and godliness, the fear of God, faith, love, steadfastness, and gentleness. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Sinasabi po ni Pablo para kay Timoteo o sa ating lahat na lumayo po sa lahat ng uri ng kasamaan. Malinaw na tayo ay ipinapaiwas sa mga bagay na hindi po nakalulugod sa ating Panginoon at sa mga bagay na nagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Sa ibang salin po sinabing, so keep away from all these evil things. Keep away from all these evil things. Hindi po dapat natin ibinibilang o isinasali ang ating mga sarili na ginagawa po ng karamihan. Mga nakikipagsabayan sa uso, ngunit nakakasama po sa paningin po ng ating Panginoon. Bilang mga nakaririnig po ng salita ng ating Panginoon, natural na po sa atin tulad ni Apostol Pablo na paalalahanan po ang lahat na umiwas sa lahat po ng uri ng kasamaan. Dagdag ni Paul, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras at sitwasyon, sikapin nating i-inline sa Diyos ang ating mga ginagawa at gagawin na siya po ang nalulugod sa kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Sinabing sikapin nating mabuhay ng matuwid, maka-Diyos, na may pagkatakot sa Diyos, may pananampalataya, may pag-ibig at kahinahunan. Ang namumuhay ng tapat at karapat dapat ay kinalulugdan po ng Diyos. Ang namumuhay sa katwiran ay hindi po tulad ng mga Pariseo noong panahon ni Jesus, na ang pagtingin ng lipunan at pagtingin nila sa kanilang mga sarili ay pinuno ng katwiran. Ngunit ang ating Panginoong Jesus po ay mayroong isinalita sa mga taong tulad nila na atin pong mababasa sa Matthew chapter 23 verse 27 to 28. Sinabi po ng Panginoong Jesus sa mga tulad nila na sila ay tulad ng isang puting libingan na maganda sa labas at di kakikitaan ng kamalian, ngunit sa loob ng kanilang mga puso ay punong-puno ng karumihan ang nilalaman. Ang mga tagapagturo ng kautusan na taglay ang pagkukunwari at kasamaan. Ang nagpapatuloy sa pamumuhay sa katwiran ay hindi lamang po nakikita ng tao, kundi maging ang laman ng puso at isip ng tao ay tapat at patuloy na nagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos. Sinabi pong, pursue righteousness means to follow someone or something who is righteous, and that is Jesus Christ. Si Jesus po ang siyang dapat nating sundang mga Kristiyano sapagkat siya hindi gumawa ng anumang kasalanan at nagpakita ng tapat na pagsunod at pagsunod po sa Diyos Ama. Siya ang dapat nating tularan o maging tulad niya sapagkat ipinakita niya po ang kanyang kabanalan sa pag-ibig sa katuwiran at pagkapot naman po sa anumang uri ng kasamaan. Wala ni isa man sa atin ang makapagsasabi sa kanyang sarili na siya'y isang matuwid, kundi ang Diyos lamang po ang magsasabi kung ang ating mga buhay ba ay naging katanggap-tanggap at karapat-dapat
tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang katuwiran at pag-aakalang isang matuwid ay kabaligtaran po para sa Diyos, sapagkat nasa Kanya ang huling pasya at hatol kung tayo ba ay namuhay sa Kanya pong nais. Kung atin pong iisipin na hindi po madali ang binanggit ni Apostol Pablo na mamuhay ng matuwid, maging ang sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 na "Be holy yourselves in all your conduct. Be set apart from the world by your godly character and moral courage. You shall be holy for I am holy." Napakahirap pong umabot sa pamantayan ng Diyos, sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Lalo na marami pong darating, maraming darating sa atin upang tayo po ay subukin at kinakailangang harapin, maging sa ating mga tahanan man, sa labas ng ating mga bahay, sa ating mga magulang, kapatid o iba pa. Maraming nakabang sa atin na tiyak na susubukin ang ating pananampalatayang mayroon po tayo. Wala pong imposible na magawa natin ang magpatuloy sa nais ng Diyos na mamuhay sa katuwiran at magkaroon po ng buhay na kasiyasiya sa Panginoon. Kung atin pong nagagawa sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, ang sinabi ni Paul na ipaglaban ng puspusan ang pananampalataya. Sinabi po sa verse 12, "Fight the good fight of the faith in the conflict of evil. Take hold of the eternal life to which you were called, and for which in the presence of many witnesses." Bilang mga Kristiyano, atin po bang nagagawa na ang salita ng Diyos ang atin pong ginagamit kapag nasa sitwasyon o nasa kalagitnaan tayo ng pagsubok, na napapaligiran ng lahat ng mga bagay na hindi po nais ng Diyos at halo-halong mga uri o lahat ng kasamaan? Hanggang saan po natin kayang panghawakan at i-meditate po ang pangako ng ating Panginoon kung tayo ay humaharap sa sitwasyong napakahirap? Atin pong nalalaman na ang sulat pong ito ay para kay Timoteo, kundi ito rin po ay para sa ating lahat, Kristiyano man o hindi. Ito po ay hindi lingid sa ating kalaman na meron po tayong iba't ibang paniniwala. Meron po tayong paniniwalang iba't ibang kinagisnan. Ngunit kung tayo po ay may pagkatakot sa Diyos, kung tayo po ay nakaririnig ng salita ng Panginoon, araw-araw man yan, kung tayo man ay nagbabasa o nakaririnig linggo-linggo, nami-maintain po natin o napapanatili natin ang pagkakaroon po ng godly character. To fight the good fight of the faith is to maintain a godly character. Tulad po ng nabanggit sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5, sinabi pong, "It does not dishonor others. It is not self-seeking, and it is not easily angered." Sinabi pong, "It keeps no records of wrongs." It keeps no records of wrong. Ang pakikipaglaban po sa lahat ng uri ng kasamaan ay hindi po ginagawa